Ito, magugulat kayo sa Maynila. Hindi aakalain ito na merong makakalaban si Hani Lacuna. Noong una, nawala ng pag-asa mga taga-Maynila eh. Kasi nag-file ng certificate nung una yung sa pagtakbo mayor, yung incumbent na congressman sa 1st District of Manila na si Congressman Lopez, di ba? Ano first name noon? Yung anak ni Mel Lopez ito eh. Oh, yung congressman ngayon, ako malilimutin eh. At nung ito'y naghain ng Certificate of Candidacy, mga kaibigan, ang daming nagpuntahan, naglipatan na leader sa kanya. Ultimo, mga leader ni Isko Moreno, ha, ay naglipatan. Pero, bigla itong nag-withdraw ng kanyang Certificate of Candidacy para ipagpatuloy sa ang kanyang pagtakbong congressman para sa kanyang ikatlong termino, huli at ikatlong termino. Nawala ng pag-asa yung iba. Akala nila, wala nang makakalaban si Hani Lacuna. Aba, kamukat-mukat natin, meron palang naghain ng Certificate of Candidacy. Kapatid ni Congressman Lopez ng 1st District, yung nakatatandang kapatid na si Attorney Alex Lopez ang tatakbo. Nabasa ko ngayon sa isang pahayagan isang nangungunang pahayagan ngayon sa isang column. At mukhang ito po ang kwan ngayon, ang dahilan kung ba't umuikot ang tumbong ni Hani Lacuna, mga kaibigan. Dahil buong akala niya, wala na siyang kaproblema dahil ayaw man sa kanya ng mga tagalunsod ng Maynila, maging sa City Hall, mapipilitan sana siyang iboto, di ba? Kung walang makakalaban. Kaso po, dumiklara itong isang kandidato na si Attorney Alex Lopez, na siyang tatakbong mayor sa lungsod ng Maynila. Bigla na namang mas lalong dumami ang supporter. Yun daw pong mga dating leader at tauhan ni Mayor Alfredo Lim, nagsilipatan na ron, ha? At ibang tauhan ni Isko Moreno ay nando na rin. Iniwan na si Hani. Mga kaibigan, hindi ko pa maibabalita sa inyo mga pangalan nitong mga nagsisama rito . Kasi itong Alex Lopez, kundi ako nagkakamali, natatandaan ko ito nung alkalde yung kanilang ama na si Yumaong Mayor Mel Lopez. Ano ho yan . Businessman yan . Negosyante yan. At magaling sa negosyo. Katunayan, maunlad ang negosyo niyan. Yan yung balita kong nagpagawa ng gumawa ng MOA. Nakakontrata sa MOA. Diba? At maraming BGC, isa rin ho yan sa contractor dyan na gumawa. Ibig sabihin, very successful businessman ito na isa rin sa hindi makatiis na itong Maynila ay malagay sa tiyan ng mga Lacuna. Alam naman ninyo, Lacuna ngayon dyan sa Manila City Hall. Lima silang nakapwesto. Yung asawa nitong si Hani, head ng Manila Department Health Department. Sipin ninyo yan, di ba? May alagang mga nurse yan . Inaalagaan niya yan. Lalo sa bakuna. Kailangan may bakuna yung nurse. Mga kaibigan, may kasama pang torotot yan. Diyan sa Manila City Hall. Akala mo, mga musician Membro ng Symphony Orchestra . Nagkakatorototan . Ngayon,
Lumalabas po ngayon, sabi ito, alam niyo naman, taga Maynila tayo eh. Siyempre, hindi naman tayo, hindi naman tayo mahuhuli sa mga balita riyan. Katulad dyan sa Bagsibi na yan. 2 billion ang kontrata po niyan eh, mga kaibigan eh. Kaya maraming gagastusin itong si Honey. Tsaka si Isko, nakita naman ninyo mga advertisement ni Isko, walang tigil sa television. Sa lahat ng social media, lagi lumalabas ang mukha nito, nakakabuisit na eh. Ha? Akala mo, insektong biglang lumilitaw dun sa, nagbabasa ka ng news, nando doon yung mukha. Ine-ex ko nga lagi. Para saan ba itong ginagawa nitong taong ito? Na ang daming pinapangako, wala naman matutupad dyan eh. Mga kaibigan eh, hindi niya kayang tuparin yan. Sa Maynila lang, daming pinangako niya, wala natupad yan eh. Oh, ngayon, sinasabi po, masyadong magiging, magaan ang pagtakbo nitong si Lopez dahil nga po sa maraming galit dito kay Honey Matapobre Lacuna. Matapobre yan eh. Di ba na ikuwento ko na sa inyo? Eh may nagsabi naman sa akin, kakwentuhan natin, Alam mo, Anya, kasi yan, kaya ginawa sa'yo yan. Yung pamilya niyan, ganyan eh, yung mga anak niyan eh. Dahil yung mga anak niyan, akala nila lahat ng nakakausap, kumakausap sa tatay nila at sa kanila, eh nanghihingi ng pera. Yung pala akala niyan, eh mawawala na sila ang mababawasan. Yun ang iniisip. Ewan ko kung anong ibig niyan sabihin mababawasan. Patay gutom ba itong mga taong ito? Katunayan, di ba may naging kaso yung tatay niya, si Danny Lacuna, eh pinasasauli na ng gobyerno yung mga property na hindi na ipaliwanag. Di ba? Sampaloc, Santa Mesa, at kung ano-ano pa. Sa Tagaytay, meron din ho. Ewan natin kung yan ay naipatupad, ha? Yung pagbawi sa mga naipundar na hindi po naman maipaliwanag na yaman ng tatay ni Honey Lacuna, na si Danny Lacuna. Ang sabi po, sa survey daw ng ang pangalan ni RP Mission and Development Foundation, noong August 2021, mahigpit ang labanan sa pagitan ni Lacuna at ni dating nitong si Representative Lopez. Ito yung congressman nung siya'y tatakbo. At 40% and 38%. 40 si Lopez, 38% lang si Lacuna. E nung mag-back out si Manny Lopez, siyempre, lumitaw na si Honey Lacuna ang mataas sa survey. Ha? Naging 68%. At meron pa palang tumatakbo si Elmer Hamyas na 6% lang. Dating pulis sa Maynila. Ngayon, pero nagkaroon ng substitution. Ito sinasabi sa pahayagan. Nagkaroon ng palitan. Yun ang nagpabago sa political situation ngayon sa Maynila. Itong si Attorney Alex Lopez na isang negosyante ay tatakbo ngayong alkalde. Mga kaibigan, sinasabi pong dito napalipat yung mga suporta. Ang sinasabi ko, ito mga sumusuporta. Sipin ninyo, mga dating grupo, core group ito, na ni Mayor Alfredo Lim. Alam naman ninyo, supporter ni Lim. Intact din yun. Natalo man si Lim, mga kaibigan, yung suporta napakalaki pa rin sa kanya. At yun ay napakalaking factor para sa isang kakandidato ngayon sa Maynila. Ngayon, yan hong mga supporter ni Lim, kaya si Isko Moreno nung
maupong alkalde, pag ilang buwan ang makalipas, ay binola niya si Mayor Lim. Ha? Kunyari, nagpapakitan tao siya na maginoo siya. Ha? Pagkatapos niyang bastusin at lapastanganin din dati si Mayor Lim. Di ba? O, eh, kunyari, pinakikita niya sa publikong kwan siya. Ha? Para gawan man niya ng masama ang isang tao, hindi mahalata. Ganyan yung mga walang niya eh. Meron ako alam na ganyan tao eh. Ipapakita niyan, nagpapakita siya ng mabuting gawain. Ang intensyon nun ay kwanho, ha? Para sa mata ng publiko, maging mabuti siya. At kung sino man ang gagawa niya na masama, ay magiging masama sa mata ng publiko. Ganun yun eh. Yun ang layunin nun. So, bakit niya ginawa yun? Ang intensyon niya ron, para mapalitaw niya na yung si Mayor Lim ay sumusuporta na sa kanya, para na sa ganun, yung mga naniniwala kay Mayor Lim ay sa kanya na rin sumuporta sa kanyang mga layunin kung ano man ang kanyang tatakbuhan sa politika, mga kaibigan. Hindi lamang daw po ang nakipag-alyansa ay itong grupo ng mga dating supporters at leaders ni Mayor Lim, kung hindi pati na yung kay Erap Estrada. Isipin mo, tumakbo itong si Hani, naging vice mayor ito dahil kay Estrada, mga kaibigan. Di ba siya unang naging vice mayor ni Estrada bago si Isko? Natandaan ninyo, tumakbo si Isko na mayor, na senador, natalo. O yung Hani Lacuna ang tumakbong vice mayor ni Erap Estrada. Eh kaya lang nanalo yan dahil nabit-bit ni Erap Estrada. At yung mga multi-party politicians ay sumama na rin sa kampo nitong si businessman Attorney Alex Lopez para sa kanyang kampanya. Nung sino-sino pa ba ito? Ito, meron siyang kumpletong line-up ng ticket. Bayan, isa sa mahirap buuin eh. Diba, kung medyo mahina ang kandidato, hindi ka makabubuo ng kumpletong ticket, line-up, ha? Meron siyang anim na congressmen, candidates, ha? Congressional candidates. Kasama rito yung incumbent representative ng 1st District, si Manny Lopez. At yung nagbabalik na, ito, matindi ito, sa 2nd District, si dating Congressman Carlo Lopez. Hindi natatalo ito, mga kaibigan. Kaya lang ito tumigil, natapos yung term niya. Ngayon, dalawang distrito yan, ha? Pinsan niya ito, itong Carlo Lopez, anak ito nung mahusay din na congressman sa 2nd District, si Jim Lopez, na hanggang sa namatay ay hindi ho nakatikim ng talo bilang congressman. Sa 3rd District po ay si Barangay Captain Ramon Morales. Dati rin kay Lim ito mga kaibigan eh. Nasa grupo ni Hari Angpin itong si Morales sa 3rd District. Sa 4th District naman ay dating congresswoman na si Tricia Bonoan David, ha? At itong close advisor, ha? Malapit na advisor ni dating congresswoman Sandy Ocampo sa 6th District. Alam naman ninyo, Sandy Ocampo, walang katalo-talo yan sa 6th District ni Minsan, mga kaibigan. At inaasahan daw din po na makikipag-alyansa rin itong kasalukuyang congresswoman ng 5th District na si Crystal Bagatsing. Alam ba ninyo kung sino vice mayor ni Alex Lopez, mga kaibigan? Yung artista po na si Raymond Bagatsing. Kilala niyo yun, di ba? Raymond Bagatsing. Yan ang tatakbong vice mayor ni Alex Lopez.
Eh bueno, ito'y napakagandang laban ha sa Maynila ngayon. Inaasahan sana nila walang makakatapat. O ito na, katapat nyo ngayon ha. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Ang bawat kaibigan na